Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumaiin niyo lahat. At sumaiyo rin. Patuloy po tayong nagdadasal para sa isa't isa. Marami po yung mga nagmemensahe. Marami pa ang mga humihiling ng mga panalangin para sa kanilang mga petisyon. Tayo po yung mga magkakapatid, ang kalagayan ng isa ay kalagayan nating lahat. Hindi lamang ito individual o personal, bagamat mahalaga ito. Tayo'y nagkakaisa sapagkat ang ating Panginoon ay ang ating magulang, Diyos Ama, at tayo'y mga isang pamilya niya. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan. Upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat-mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang sa kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang itinalaga niya noong una pa, ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala, at ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Tunghayan mo at tugunin, o Poon na aking Diyos. Ibalik mo ang lakas ko't ng hiningay di malagot. Ang palalong kaaway ko'y wag bayaan na maghambog.
at malugod na sabihing, nagapiko siyang lubos. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Aawitan kita poon, aawitang buong galak, dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon ng kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Ngunit hindi, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara na, ang puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas, katok ng katok, sasabihin niyo, Panginoon, papasukin po niyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin niyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsasagawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang iyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaak, Jacob at ang lahat ng mga propeta at kayo na may pinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran sa hilaga at timog at dudulog sa hapag ng kaharian ng Diyos. Tunay ngang ang mga nahuhuling mauuna at may nauunang mauhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Isang malaking pamilya po tayo. Isang komunidad po tayo ng Poong Nazareno. Magkakaiba po tayo. Diferente ang ating pinanggalingan, ngunit ang nagpapabuklod sa atin ang ating debosyon sa Poong Senyor. Kaya nga, kahit na ba mukhang hindi mo kilala, kahit na mukhang estranghero at ibang-iba sa iyo, ipagdasal po natin ang pinagdaraanan ng ating mga kapatid. Upang sa pamamagitan ng panalangin at pastoral na karidad, tayo'y
abutin natin ang kamay upang tayo'y ipakita natin magkakapatid tayo. Sa ating mga pagbasa, sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ito ang tawag ng laman, kung mari ay itabi natin. Tayo'y mamuhay ayon sa Espiritu. Huwag kang mag-alala. Di naman tayo pinanganak na perpekto o santo o santa. Sa ating kahinaan, tutulungan tayo ng Espiritu Santo. Gagabayan tayo. Huwag tayong mag-alala. Basta yung puso natin ay nasa tamang lugar. Sinisikap natin sa bawat araw na bigyan siya ng papuri. At kung may tawag na tumulong sa mga nangangailangan, de aabot tayo ng kamay. Yan ang at magsimba. Magbigay ng tamang pagsamba sa Kanya. Kung ano nararapat sa Diyos ay sa abot ng ating makakayanan, sa limitasyon ng ating abilidad, matutuwa ang Diyos sapagkat tayo'y tinutulungan ng Espiritu upang maging banal. Pagpapakabanal ang ating layunin sa buhay. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Lucas, may nagtanong kay Jesus, marami ba ang maliligtas? Mukhang sasagot ni Jesus, piliin ninyo ang makipot na daan. Ang pintuan sa langit ay hindi gano'ng malaki, hindi lahat makakapasok. Ulitin ko po, hindi lahat makakapasok. Kahit na iba, di ba? Magkakatakso, Panginoon, Panginoon, nakita ka namin dito, nasa lansangan. Hindi porket nakita mo, yan, kilala ko yan. Ang pagkakilala sa Panginoon, katulad ng mga kaugnayan natin sa isa't isa, pakikipagkaibigan at pagmamahal sa Kanya, paglilingkod sa Kanya. Alam naman ng Panginoon kung superficial, mababaw lamang ang pagkakilala mo. Ha? Ika nga sa grado, hindi ka makakapasa. Alam mo naman, parang ang layo-layo. Ang laki ng agwat, ang distansya, ilang kilometro. Tapos sasabihin mo, nakikita kita. Malapitan, kabagang, matalik kong kaibigan. Yan ang mga ekspresyon natin. Malayong-malayo ba tayo sa Kanya? Alam natin yan. At ang pakikipagkaibigan, mas mataas ang tawag ng pagmamahal, ay araw-araw, nagdadasal, nagsasakripisyo, nagkakawang gawa, nagsisimba, nangungumunyon. Ito po ay pagkatapos ng buhay natin, malaking puno ka. Kasi pinipili mo araw-araw. Sige po, sinabi dito, ako'y Katoliko. Ako'y anak ni Abraham. Hindi sapat yan. May mga manggagaling pa sa timog, sa ilaga, kanluran at silangan, sila'y makakapasok. Mga hindi magkakilala, taga-ibang mga bansa, ngunit sila'y nagmahal at kinaibigan ang Panginoon. Sige po, pagnilayan po natin. Sa tulong ni Maria, Miyerkules ngayon, ina ng laging saklolo ni San Jose, nawa po, pagsikapan po natin ang ating salbasyon.
ang ating kaligtasan. Trabahuhin po natin, pati ako, pari ako, kayo. Tinatrabaho yan. At hindi lamang kanya-kanya yan, isama pa natin ang sampu. Ibig sabihin ng sampu, hindi lang sampu. Lahat ng mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo makakasalo sa hapag ng Panginoon kung aasa lamang tayo sa sarili nating gawain. Tumugon tayo na may pananalig sa kanyang paanyaya sa lahat ng tao na pumasok sa kanyang paghahari. Mayroong kababang loob, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga miyembro ng banal na simbahan ng Diyos, naway makisalo sa masayang hapag ng kaharian, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga gobyerno ng mga bansa, naway igalang ang kalayaang pangrelihiyon at hayaan ang mga taong makinig at tumugon sa paanyaya ni Kristo, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Tayo naway maging seryoso sa ating mga Kristiyanong tungkulin at magsumikap na walang kapaguran na pumasok sa makipot na pintuan na mag-aakay sa atin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga nagdurusa sa isip at katawan, naway matanggap ang kanilang krus ng may pagtitiis, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway tanggapin sa kaharian ng langit, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Panginoon at Ama ng lahat ng bansa, itinataas namin ang mga panalang ito ng may pananalig na naghahangad na tumugon sa paanyaya ng iyong anak. Ang aming tanging tagapagligtas na nabubuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming iniahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikinadarangal
sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwas ng lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gamin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, may hahandog para sa inyo." Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagaw at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw. Si Father Raymond Acuña at lahat ng mga namatay sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang ina ng laging saklolo. Nakabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol. San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban na kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo, mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan anong ikay narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamalmahalang krus. Ngayon kay nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing at sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundahan sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabaspas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan yung angkan na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangalan sa binyag na ikal ni ibing at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos. Iligtas mo kami sa